Dum bum 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 bum. And now, for the main event, Mommy D versus Miriam D. Diyos ko, dahil sa Just King debate sa RH Bill, ganito ang nangyari. Pumirit si Pacman tungkol sa bill. Hindi solusyon ang pagpasa ng RH Bill para malutas ang kahirapan. Binanata naman ni Senadora na huwag daw sumausaw ang bilyonaryong boksingero. Huwag mo nang pasukan ito. Eh kung kaming mga senador, hindi kami papasok sa pagboksing. Pero kung gusto mo, hindi pwede rin. Siyempre, to the rescue, si Mami. Ano? Takpan ng bunganga ang anak ko, hindi na lang magsabi. Sinabi ko nga, dalagang-dalaga pa ako. Nagsabi ko, Lord, bigyan mo ako ng anak ng kalating lisina. Kahit nag-anak ako ng kalating lisina, hindi man ako naghingi ng mga tao pa ipakain ko sa mga anak ko. Diba? Nakita ni Manny. And now, for the tale of the tape, in this corner, Miriam Defensor Santiago, born 1954, Iloilo City. Senator, lawyer, elementary and high school valedictorian, magna cum laude sa political science with a near perfect average of 1.1. Cum laude, valedictorians, bachelor of laws sa UP Diliman, eksperto sa constitutional at international law. Kumuha pa ng mga graduate studies sa Oxford, Cambridge, Harvard, Stanford at iba pa. Tapos, yun. Junisha Pacquiao, born 1949, General Santos City, celebrity mother, ballroom dancer, commercial endorser, dating factory worker at tendera ng kakanin. Sabi nga ni Manny Pacquiao noon, masikat pa sa kanya ang kanyang bonggang-bonggang ina. Junisha Pacquiao, aka Doña Junisha, aka Pac-Mom, ina ng pambansang kabao. Pero si Miriam, muntik na rin maging ina ng bansa noong 1992. Muntik na siyang maging presidente at sabi niya, nadugas daw siya nito. Si Miriam, kilalang fighter mula pa nung naging commissioner ng Bureau of Immigration. Nag-aalmusal daw nga ng death threats, sabi niya noon. At talaga namang napakakulay ng kanyang bibig at bokabularyo. Pero fighter din naman sa larangan ng buhay si Mami D. Tatlong beses inabandona ng tatlong lalaki. Una, nung iniwan siya ng kanyang ama. Pangalawa, nung iniwan siya ng kanyang unang asawa na si Alfonso Silvestre. Ikatlo, nung hiniwalayan siya ng pangalawang asawa na si Rosalio, ang nagbigay naman sa kanya ng isang anak na naging pinakamayamang kongresista at pinakasikat na Pinoy ngayon. At ngayon, si Mami D ay endorser ng suka, gatas, gamot sa buto at kung ano-ano pa. Only in the Philippines makikita mong magkukrus ang landas ng dalawang babaeng ito. Kung dati, mga high-profile na general, abogado, corporate executives, foreign diplomats, academics, cabinet members ang nakakabangga ni Miriam. So, ganun na ba tayo ka-board? Kahit sino na lang, pinagsasabong natin. Senadora si Miriam, kaya lahat ng lumabas sa kanyang bibig ay posibleng matter of national policy. Ano pa? Eh, nabili nga nilang house, eh, Senado pa? Pero, matter of national policy rin ba ang mga sentimiento ni Mami D? Sabi na, wag mo lang hingiing buwan, kaya di na kumabot. Ay, only in the Philippines. Buti na lang, si Senadora, cool na cool lang. Hindi pumatol. I'm speechless. That's my comment. I just don't think it needs to be taken further. Oh, ngayon, anong napala natin? Edukasyon, matinong debate, paglilinaw tungkol sa isang masalimuot na issue, hindi. Sigurado akong hinding-hindi. Nadamay patuloy ang mga Becky. Mga bakla, nakainom ng mga pills. Hindi na bagay inumin ng mga bakla kay lalaki silang lalaki. Ginagawa sila ng Diyos ng lalaki. Pero umiinom talaga sila ng pills para maglaki ang diri. Bawal yan. Pero aliw? Oo. More please. Only in the Philippines.